Matala, aprobado nun ng House Committee on Justice ang kanilang committee report kaugnay ng pagbasura nito sa impeachment complaint laban kay Pangulong Duterte. Narito report is Steve Dailisan. By unanimous vote of all members present, the committee report on resolution dismissing the verified complaint for impeachment and supplemental complaint affidavit filed by Representative Gary C. Alejano against President Rodrigo Roa Duterte is hereby approved unanimously. Wala pang 10 minuto ang pagdinig kanina para aprubahan ng House Committee on Justice ang committee report kaugnay ng pagbasura nito sa kauna-unahang impeachment complaint laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. Batay sa committee report, walang sapat na ebidensya at pawang hearsay o sabi-sabi lang ang mga alegasyon laban sa Pangulo. Ayon sa chairman ng House Committee on Justice na si Oriental Mindoro, Representative Reynaldo Umali, kung tutusin, formalidad na lang ang naging pagdinig ngayong araw. Sa botong 42-0 kasi, nauna nang ibinasura ng committee nitong May 15 ang impeachment complaint na inihain ni Magdalo Party List Representative Gary Alejano dahil sa pagiging insufficient in substance. Ang basehan ng reklamo ni Alejano, ang gera kontra droga ng Administrasyong Duterte, ang umano'y pagkakasangkot ng Pangulo sa Davao Death Squad, ghost employees umano sa Davao noong alkalde pa ang Pangulo, ang hindi maipaliwanag na yaman umano ni Pangulong Duterte at ang posisyon ng Pangulo sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea at soberanyo ng bansa sa Benham Rice. Ang ilang mambabatas, kinwestiyon ang personal na kaalaman ni Alejano tungkol sa mga ipinupukol niyang paratang. Nauna nang nanindigan si Alejano na authenticated ang kanyang mga pinagbasehan, hinanakit niya ngayon, hindi raw siya binigyan ng pagkakataong may pakita ang kanyang mga ebidensya. Unang-una, hindi pa kami dumating sa punto na magpre-presenta ng ebidensya. Mm-hmm. Ang mga tanong sa akin actually ay premature at kung bibigyan ako ng pagkakataon, which is hindi ako binigyan, naipresenta ang ebidensya. So wala naman ako silang tiningnang ebidensya. Dahil hindi naman ako ni-require dahil doon sa dulo po yan, determination of probable cause. Si House Speaker Pantaleon Alvarez, kampanteng tuluyan ang mababasura ang reklamo laban kay Pangulong Duterte. Ayon kay Umali, kung hindi sa Miyerkules ay sa susunod na Lunes, posibleng talakayin at pagbotohan ng report sa plenaryo ng mababang kapulungan. Kung makakakuha raw ang impeachment complaint ng boto ng one-third ng mga kongresista, iaakyat ito sa Senado para magsagawa ng impeachment trial. Pero kung tuluyan itong mababasura, sa susunod na taon pa pwedeng sampahan muli ng impeachment complaint ang Pangulo. Hindi na raw tatanggap ang komite ng anumang impeachment complaint laban sa Pangulo hanggang May 9, 2018, alinsunod sa one-year ban na itinatakda ng konstitusyon. Steve Dailisan, GMA News.